welcome to my channel. It's me again, si Travel Eats. Hello mga ka-travels, kumusta na? Sana kayo ay nasa mabuting kalagayan. Meron lang akong gustong i-reaksyonan tungkol dito sa pangyayari na trending ngayon. Tungkol sa pagbibenta ni Anjo Iliana sa painting na inirigalo sa kanya ni Boss Joey. Wow! Painting! Painting ni paring Joey 2002. So 21 years after 79. Tama ba? Yan ba? Sa... Ay, hindi. Ngayon, ngayon. 21 years siya. Simula nung ginawa. Pero nung 1979, ilang years na yung bulaga niya? Pag 22, 23. Matagal na. Papuntang 25. Papuntang silver ito. Papuntang silver. Isang beses lang nagbigay si Joey nito. Point ko dito, eh, kung paano natin i-value yung friendship. Kasi doon nagsisimula yan eh. Kaya ka binibigyan ng isang bagay na mahalaga dun sa tao. Kasi mahalaga ka sa kanila. At yun eh, hindi naman kailangan kung ano yung halaga, kundi yung pagpapahalaga. Katulad dun sa painting, kung pagbabasihan natin, yun eh hindi naman binili ni Boss Joey. Yun ay yung gamit binili niya, malamang mga raw materials. Pero ang importante doon ay pinaglaanan mo ng araw, oras, panahon. Alam mo yun, yung lakas mo para ma-paint mo yung ganong klase na. Hindi naman kailangan na maganda, pero kung mapapansin natin ang mga painting niya, para siyang abstract na parang pero sila alam nila kung paano yung babasahin. Kaya panoorin natin yung mga ilang piraso na yun eh ibinenta niya at nakipagtawaran pa siya. Ang tanong naman, magkano? Ako na, naisip ko lang, 600. Hindi malalim yung hinga niya. Ibig sabihin para nag para hindi para nag-expect siya ng million kanina. mga 85,000. All right. So sa mga ganun naglalaro po 85,000. Okay. Ma'am Diane, ulitin ko lang po para sige, 160. Hindi ko na sige love. Okay. Parang pati yung pagiging magkaibigan nila ay na ay nakipagtawanan na din siya. Nang sabihin na ito kalaki yung value ng friendship nila. Pero nung ipinamigay niya lang at ibinenta niya, ganun na lang kaliit yung value. Pero yung mga, alam niyo yon, ngayon, ang nakakapagtaka lang dito, bakit yung itinaon kung kailan may mga controversial na mga nangyayari ngayon kaya sa AAT at lalo-lalo na kay Boss Joey. Ang sa akin naman ay re-reactionan ko lang yung mga, ba't pinayagan niya na ma-vlog sa Facebook, sa YouTube. Di ba? Kasi kung nasa yun na yung control, pwede mo naman sabihin na, Toyo, baka naman pwedeng wag mo nang i-vlog to. Tayong dalawa na lang mag-uusap tungkol dito sa ano, ibebenta ako sa'yo. Eh, hindi, pumapasok pa lang doon siya. Siya, alam na niya, video siya. Na parang proud pa siya na ganun kalaki, may kalahating million. So, ibig sabihin, ganun niya inano yun, yung halaga ng painting na ibinigay sa kanya. Pero ang tanong, ba't umabot doon sa magkano lang? 80? 85? Hanggang sa naging doble na lang dahil meron pa siyang parang freebies. Di ba? Hindi maganda sa pakiramdam yun. Kung ako, si Joey na nagbigay sa kanya noon, iba magiging pakiramdam ko dahil pinahalagahan ko yun, kaya ako mainirigalo sa kanya yun dahil mahalaga yun sa akin. Para maalala niya din ako na ako ibinigyan ko siya noon. Hindi naman bibigyan ng isang regalo ang isang tao kung hindi mahalaga sa inyo eh. Tama? Kaya doon sa reaction ko at doon sa aking sariling opinion, hindi niya pinahalagahan yung friendship. Kayo mga ka-travels, gaano niyo ba pinahalagahan ang friendship niyo doon sa akin? Nakaraang vlog, ang pinalakay ko eh, bakit kailangan natin magkaroon ng best friend? Bakit kailangan natin magkaroon ng kaibigan? Kasi no man is an island. So talagang kailangan natin yun. So ang ma-reactionan ko doon ay sa pakiramdam ko kung ako yung may-ari ng painting, hindi maganda para sa akin.
na yung bagay na pinahalagan ko na ibinigay ko sa iyo, hindi mo rin pinahalagahan. O kaya, kung nag-usap man kayong dalawa, o limbawa, sabihin natin na mag-jump into realidad din naman tayo, bigyan natin ng benefit of a doubt si Anjo. Na limbawa, nag-usap kayo ni JDL, sana hindi mo na pina-video or pina-vlog, pinayagang ma-vlog. Siyempre, iba-iba mga reaksyon ng mga tao pagdating doon, di ba? Doon sa E80 pa lang, nung umpisa pa lang, ano sabi ni Boss Joey? Pinasasalamatan niya yung mga tao na nagbigay sa kanya ng mga paintings. Nakakapagtaka bakit yun, yung bungad niya. Yung pala after nun, pagdating ng mga after ng mga ilang oras, 3 oras, 4 oras, ay doon nagkakabintahan na pala ng painting na parang lumalabas na sa halagang 600,000 na ibibenta niya, lumabas lang siya ng 160,000 ba? Plus may isang na parang sinabi pa nung pinagbentahan niya na pikit mata. Ano ibig sabihin ng pikit mata? Na para bang, sige na, kahit malugi na ako, bibilin ko na yan, alang-alang dyan, saka si Kejuri yan, saka merong pang binigay na iyo, na freebie, di ba? Yun yung sabi, pikit mata, para kasi yung, sige, bahala na malugi, sige, bahala na, kikitain ko naman yan eh. Yun ang ibig sabihin na parang pikit mata mo, binili yung bagay na mapasayo lang. Malamang yan, lahat sila binigyan ni JDL ng painting. Ang point ko doon, dapat pinahalagaan niya yun kasi ninong si JDL yata sa isa sa anak ni Anjo. Well, ganun talaga. Minsan, hindi mo lang kung naghihirap na nga yung tao, kailangan talaga ng pera, or on the other side, di natin alam, baka merong tayong nabalitaan daw na may nag-trader daw, kaya nagkaganon, di natin alam. At meron din sinasabi na parang pat-timing naman yan sa ganon. Baka merong malalim pang pinaghuhugutan na pinanggalingan yon. So, ganun na lang muna ako ipaglilingkod at sana ay kung ano man ang inyong mga opinion, mag-comment na lang din po kayo. At para sa mga kaibigan, isa lang masasabi ko, kung merong kayong mahal na kaibigan, may binigay sa inyong bagay, pahalagahan ninyo. Huwag niyo ipamibigay, huwag niyo ibibenta. Ito niyo malalaman kung gaano niyo mabavalue yung friendship. Okay, that's all for now. Don't forget to subscribe. It's Travel Eats TV. Bye!